So, okay mga ka-TH, dito na tayo sa destination natin. First thing to do ay mag-investigate tayo ng mga nakukuha nila. So, meron dito, ito yung mga naangat na nila. Ito, may mga shell na kasama. Ayan. Tapos, may mga corals, dagat. Ito mga shell. Ito yung mga backfill. Nakukuha nila. Ito, yung mga backfill na nakukuha nila, yan may mga kasamang shell. Ito ay talaba. May mga halong talaba rin na nakukuha. Sabihin ang talaba kasi ay kailangang ito, may mga corals pa oh. Kasama sa backfill. Kaya tinatawag na rubber clay. Tapos may mga kasamang bato. Ito yung mga bato sa kuweba na naging depensa nila. Wala makuha ang boulders. Wala sila makuha ang boulders sa paligid. Kaya ito yung kanilang ginawa nga pang boulders na backfill. Ikaw ka lang sarcasm sa nitas na pagka may pagsagunsiris maraming tao. Karoon yung tatlong taing yan. Ang bango ng amoy yan, no? Ang bango ng amoy ng sigarilyo. Yan, no. Sigarilyo ng sigarilyo eh. Hindi man lang lumayo. Tulong ko ito yung inanako. Bawang kamot ani. Katawa ko ka. Bawang kamot ah. Hindi ka namin pinagbabawalan anak ko. Lumayo ka. Lalo pag mga tanda. Sigarilyo, layuan mo si ate. Asan na yung cigarette butts mo? Wala na, ubos na. Tapos hindi na ubos yung cigarette. Marami kami ganun noon doon sa balon na yun. Ay, so ginawang balon po. Pero wala kaming ganyan. Yan ang ano. Yan ang siguro natitira na yan siguro. Yan yung ano eh, pinaka defense boulders nila. Kasi wala sila nakuha ang boulders eh. Ayan. So may mga nagpunta dito, nire-reading pa nila itong mga ganito. Wala namang reading yan. Totoo yan. Yan ay ano. Kasama sa backfill na depensa bago dumating sa deposit. So may mga corals yung kasama. Ayun, mga nakukuha dito. So ngayon, ito na yung pinaka-last layer na inabot nila. Ang tawag nila dito ay nature na adobe. Mamaya mag-acid test tayo. Kung ano ba talaga yan. Ito kasi ang dabis eh. Talaba ito eh. So, paano magkaroon ng talaba na ganito? Diba? Ibig sabihin, ito mga pinagkainan na ito nila na talaba. Seedless na bukag yan. Okay, ngayon tayo ay mag-acid test. Kung ano nga ba itong mga to. Meron tayo dito nga 100%. 100% na Apollo muriatic acid. Ang tawagin to ay hydrochloric acid at technical grade. Ito i-test natin tong mga batong boulders na ginamit nila bilang pang defense ano backfill. So yan. Pasado siya sa acid test natin. At itong mga sa dagat na nakukuha. Tingnan natin.
So, nakulo rin siya, ibig sabihin, nahaluan na siya ng mga chemicals ng hapon. Ngayon, ito yung normal na lupa rito. Comparison tayo ah. Nahaluan na siguro ito ng tambak nila. Hanap tayo ng normal na lupa. Yung normal na lupa lang rito. Sa malayo-layo. Ito, normal na lupa siguro ito dito. Wala. Ah, ito, normal na bato dito. Yun. Yan ang nature. Hindi na kulo. So, ito yung lumang poste ng ano. Dati kasi itong garrison ng mga Hapon. Ito yung mga pinagtayuan ng poste. Pinagpatungan ng mga poste ng kahoy nung araw. Yan. Diyan nakatayo yung, ayun, may bakal pa, ino. Dati itong ano, itong area na to, ito yung garrison ng mga Hapon nung araw. At sa area doon, doon nakuha yung maraming bala nung naghukay sila roon. So, yun ay west positions, west direction. Kaya yun ay, kung tawagin natin, industrial. So, doon nila itinago yung kanilang mga gamit. So, okay, tingnan natin to. Itong aho nila na ito. Oh. Hindi siya nature, no? Kasi kung nature siya, dapat hindi siya kukulo. Ito yung huling ahon nila. Pinakahuling ahon. Oh. So, hindi siya nature. Ibig sabihin na ano siya, may chemical reaction siya. Kasi kung yan ay normal na adobe lang, hindi dapat magkakaroon ng ano, ng chemical reaction. Malakas oh. Okay, yan ang acid test natin dito sa area, mga HTM na nakukuha. Okay. Okay mga ka-TH, ngayon bago tayo mag-scan ay kukuhain muna natin yung location sa pamamagitan ng mga manual na gamit natin bago tayo gagamit ng scanner. So meron tayo dito ang long range. Ito ay precision rod. Ito yung aura meter natin. At ito yung L-rod. At ito yung ano natin, Japanese one. Oh, pilit ko pa. Siyempre yung bukasan ito. Sa kabila. Yun. So yan. Ito yung Japanese world natin. At sa compass. So compassin muna natin yung directions niya. Pati yung kanyang ano, bearing. So, ang pinaka-bearing point natin dito ay yung lugar kung saan doon banda. Doon nakuha yung mga ano. Doon nakuha yung mga bala. So, yun ay west. So, mula diba, assuming ito na yung west, ang compass natin yan ay pupunta tayo doon sa ano, sa 120.
Ngayon para malinaw, dito tayo. May marker dito. Hindi ka sayo. Ito. Ito yung mga poste. Foundation na pinagtayo ng mga poste ng garrison. Ng pon. So dito tayo muna kukuha ng ano, ng bearing. 100. Kunan mo itong degrees nito bro. 120 degrees southeast. Papunta tayo doon sa location na kung saan yung digging spot nila. Tama naman sa ano? Tama naman sa 120 degrees position mula dito sa market na bato na, na simento na to. Kasi ito yung unang-unang post dito ng garrison. Ayun dito sa land owner. Eksakto bro, oh. Makukuha mo 100. Ito to, nakikita mo sa camera. 120 degrees southeast. Papunta tayo doon. Tito ka mo ng camera doon. Doon, papunta tayo doon sa may ano na yun, location na yun. So mamaya, alika, punta tayo. Dati ng butas to, inabot ko, double check na lang natin. Ito na yung location ng tinatamaan ng 120 degrees. Okay, so kapag ka nandito ka naman, sa position doon, nakakuha ng giveaway doon na 6 pieces of gold bars doon sa kabila na yon. Ang position naman noon, pinagkunan, ay 180. Ito, 180 degrees south. Pinagkunan ng anim na giveaway na gold bars. Kung gagawin lang natin dito ngayon ay i-double check na natin mga gamit. Kung may laman ba talaga. Kung isa natin to long range. Long range locator. Kagabi na gano'n na kami dito i-scan. Marami siya, scattered deposit. Mga mabababaw. So, tignan natin kung ito ay maglo-locate na. So, yun ang position niya. Yung tinatamaan na yun. Yun. Okay, dito naman ako sa kabila. So, sapul pa rin ba? Sapul pa rin yung direction ng antena, no? Sapul. Okay. So, tignan natin. Ah, dito na tayo dumaan. Mahuhuli ba natin kaya? Wag ka lang dito ka na dito na pupuntahan ko lang dito na. Sige. Yan, so ito yung ano natin. Dito. Yan. Pasok mo dito, yan. Dito na siya. So. So ibig sabihin, nasa exact target ano sila. Nasa exact target sila ng ano, ng hinuhukay nila. Kailangan lang natin i-double check ng scanner kung gaano pa kalalim ang kanilang hinukayin. Kapag labas dito sa tali na ito, wala na. Pag bumabalik ka dito sa loob ng deposit nila, malaking deposit na ito eh. Ayan, ito yung nakasentro, yun, nakasulikot. Okay, so check pa natin ang ibang gamit. Ipitin ko na ibang gamit dyan. Dalihan natin lahat ng gamit doon. Para doon na tayo mag-double check agad. Nahuli na lang yung lens.
Nagamit na natin itong long range. Ang gagamitin naman natin ngayon ay itong ano. Kailangan siyang balahan. Gamitin natin itong precision shred na to. Open right din to. Para i-double check lang natin na mga manual na gadget bago natin gamitin na scanner. So yun. Hindi natin ito mag-i-exit ha. Yung sabi nga, sa loob talaga siya. Sakto naman yung ano nila, yung digging spot. Ang problema na lang nila dito kung gaano pa kalalim. Kasi ayun na yung mga boulders yun. Paano yung mga boulders? Ayun na yung mga boulders na kuha na nila lahat. May mga nagpundar daw dito yung scanner, nag-scanner. Eh, hindi naman daw matukoy kung saan. Ngayon, papinal natin kung saan talaga yung object. Ito yung Elrod, oh. Tignan natin kung gaano kalaki, ah. Ayun, ah. Pasok mo dito, ito na kagad yung deposit niya. Oh, malaki, oh. Pasok mo dito sa may globid na to. Yan. Bukas. Okay bro, ang gagawin natin, susukatin natin yung lalim gamit yung Elrod muna. Paglakad ko diretso doon, tingnan natin kung saan magbubukas ito. Okay. Pero siya, sarado. Bukas na. Sabihin hanggang dito yung deposit niya kasi laki ng hukay nila. Kuhain natin yung lalim, ah, gamit yung Elrod. Tignan natin kung tatama sa ano. Nandito. So, may ilang meters kaya ito. Nandito sa batong to. Tapos may labas. Okay. Metro bro, metro. Tayo lang natin yung ano, yung metro. So pag hinitay natin yung metro, ay i-double check natin ulit ng ano, Japanese one. Ito yung ating Japanese one. Pasok dito, bumibilog mo siya. Sentro ka na natin. Sentro na, nagrawa ng Japanese one. Okay, sige bro, salamat. Susukati natin mamaya. Hindi ko kasi nadala yung mahaba akong metro eh, yung DP hit. Okay, ang last natin ay itong horometer. Bago tayo gagamit ng scanner. So susukatin muna natin kung tatama ba yung sukat ng scanner. Tsaka yung Elrod.
yung galaw nung araw mita natin. Ibig sabihin, tumbok naman nila yung ano, tumbok naman nila yung spot ng location. Ang problema na lang talaga dito kung gaano pa kalalim. Yan ang mahirap i-predict talaga sa mga ano, mga treasure ng hapon kung gaano kalalim. So ngayon ay natusya ka tayo. Gaano ka ba itong metro yun? 3 meters lang yan. 10? 3 10 feet? 3 meters? Oo. Good. Ang sukat ng L-rod. So may formula yung L-rod na yun eh, na times 3. 1 feet equals 1 meter. So malalim-lalim pa siguro yan. Pero malaman natin sa anong scanner. Okay, ngayon ay bababa na tayo. Gamitin na natin yung scanner. Ay mga katits, kita nyo yung pagkuha. Ito yung mga boulders na nakukuha. Oh. Kanina nakita nyo nag-acid test tayo. Hanggang saan? Pidyan muna natin. Center sila ng deposit yung problema, hindi na alam kung gaano pala dun. Pag lumabas dito, wala na, i-stop na yung ikot mo. Pag bumalik ka dito, okay, so check, baba natin scanner. Maya maya, baba natin para ma-scan na natin sa ilalim. So yan mga ka-TH yung ano, yung kanan, bababain natin yan para malaman natin kung gaano pa kalalim. Ang gagawin natin, ibababa natin yung scanner kung sa pinakailalim para maabot niya, kasi malalim na siya eh, parang hindi siya kayang abutin ng scanner. Ibababa natin sa pinaka-top down, saka dun tayo mag-i-scan. At yung laptop, dito lang natin ipoposisyon. Safe, ano na ito? Safe side. Di ba balintong? Balanse?
Adyan ka muna. Dito ka lang. Mauna ka na muna saluin yung laptop. Tapos ako, pag ganun sa baba ka na, didiretso na ako sa ilalim para kunin ko naman yung ano. Yung pang-iskan natin. So, ito na oh. Binababa na natin ng ating ka-TH dito na Brave Man. Pagka ikaw ay treasure hunter, kailangan ano ka, bolog mo. So, kaya yung mga ano natin dyan, mga bashers, isipin nyo mabuti muna bago kayo mang-bash. So, hindi ganito, hindi ganun kadali yung ginagawa namin. At yung mga mahilig manghingi ng balato, kayo mag-alala, hindi kayo mawawalan at talong hindi rin kayo magkakaroon. So ayan na siya. Andyan na siya. Tawag natin na clay. Parang rubber siya, mahina. Clay dyan. Tapos pinahalo ko sa mga bato. Pero talaga lang siya. Pagkatingin naman yung layer niya, taksi yun. Yung mga lupa pa ang pagkibabaw ng mga kibiran. Lupa pa ang ibabaw niya, nakakala ko. Sa pagkamba. Ano yung mga medyo delikado siya, kailangan matanggal siya. Yan ba tinayan. So kung hindi mo siya tatanggalin, kailangan maglagay ng tubig rin dito. Dahil ito, pagka nababad siya sa tubig, ay nagkakaroon siya ng erosion. Nagkakaroon siya ng soil erosion. Kailangan malagyan siya ng mga tubig rin. Bago magkalaki. Hindi ka. At ang doon yung position ng standard natin sa dito ngayon, yung laptop. Okay. Medyo marami ka rin natin siya. Ito ay mga nasa 14 to 15 meters na. Okay. So ngayon ang gagawin natin ay mag-scan tayo. Gamit itong ating scanner. Set lang natin ito sa ano, sa 3D. Tapos, ito mo siya. I-scan na natin ito. Abot, bro. Abot. So, andun yung ano, andun yung laptop kasi di siya pwedeng igaba dito. So, kasama natin yun. Sabi mo, magpuno na bro, ah. Hakit ako dyan para ayusin natin. Sa gold.
ang frequency niya ay buong na 24K. Nag-center tayo ng butas ngayon. Okay. Okay. So, akit na tayo para matingnan na natin yung scanner dito na nang meron doon. So, ito na mga ka-TH yung ano, scan result doon sa ilalim. Basahin na natin kung ano nangyari. Okay. Napin natin kung nasaan yung object na ito. Palitin lang natin konti. Ito yung top view. Yan. Ayun. Ito. Tingnan natin kung saan yan. Pagka tinignan natin dito sa 3D images. Ito yung pinaka 3D niya eh. Tapos okay. Ayun siya. Ayun, tinamaan ng guhit na yun, no? Ito. Sentro. Yun yung tinama, yung iniskan natin. Pero meron siya ditong maliit dito sa gilid, itong kanto na to. Mayroong kanto sa gilid, ah. Oo, ito. Sa itaas ito. Ay, sa taas yan. Oo. Kasi ito ilalim to eh. Mm-hmm. Yan. So, tingnan natin kung gaano siya kalalim mula dun sa presyo nung iniskan natin. Sana mababaw na lang. Ayun yung tubig oh. Halos kapantay niya na yung tubig, di ba? Pero marami pang volume ng tubig doon sa ilalim niya. Kaya lang, yung tubig nanggagaling talaga sa itaas eh. Ayun yung tubig oh. Ito, kalupaan to eh. Okay, so direct na tayo sa pagkuha ng lalim. Ito hindi po, yan o. 00. Meron siyang ibinibigay na, ano, na estimated 3.8 meters. Tingnan natin kung tatama, ah. Ito kasi ito, itong side na to. Unestimated yan, ang actual dito. Pag kinuha na natin siya, tingnan natin, ah. Six meters sa inyong pulang-pula na yan. Yan yung tinamaan na scanner natin eh. Ito yung singaw na to. Singaw ng ano yan, radiation niya. Yung dilaw. Ayun, 6.10. So mga 6 meters pa. So estimated niya. Baka itong isa na to, itong 3.8 na to. Baka ito yung isa, itong maliit na to. Ito. Yan o.
mula doon sa pinag-scan na natin. So tingnan natin kung siya ngayon. Siya nga oh. Ayun yung ito yung guhit oh. Ayun oh, bababa ko ah. Ayun oh. Oh, naging 3.30 sa kanya niyan, sa kanya naman 3.08. So hindi siya naglalayo oh. Oh, hanapin natin tong isa na to kung nasaan to. Andiyan lang yung sa ano, ayun oh. Nasa side pocket kasi ito 'di ba center to. Nasa side pocket, may isa siyang side pocket, bro. Ayun no. Ayun, 3 meters. Ayun no, 3, ito 3.10, 3.08 siya. Oh. Alos magkapantay oh. Ayun yung binibigay pala, ito pala yung ano, pag meron siya dito. Meron siyang isa dito, ayun no, 3 point. Naka side pocket kasi ito yung volume, ayun no, malaki oh. Yan, volume yan. Kaya lakas yung singaw nung pagkaka, ano niya, dilaw. Oh. Oh, picturean mo muna to bro, para may padala kay ano. Sa ating boss. Don't mention name. Tapos yung dip nakuha mo sa giveaway 3.10. Kukunin natin mamaya, kukunin natin yung dip nung ano. Ayan. Nung volume mula dun sa pinagtayuan ko. So meron siya isang ano dito. Meron siya isang giveaway. Ito mo yung sentro. Kasi ano ko lang pa kalam. 6. Pero may isa pa, 3. 3 meters. Sa gilid, ito. Oh. Yan yung nilid. Ito. Sa baba lang ng kurars yan. Ito. Samban ko yan. Hinahanapin natin kung nasaan. Ito yung bulyo. May giveaway siya sa gilid. Hanapin muna yung nasa gilid. Hanapin natin kung nasaan ito. Para medyo malayo-layo siya dun sa volume eh. Oh. Magdi-drip ka pa ganun eh. Hmm. Diba? Ito yung volume. Ito yung sentro natin. Layo oh. Magdi-drip ka pa oh. Hmm. Medyo ano, medyo risky. Yung nasa sentro yun yung ano, yun yung giveaway? Hindi, volume. Nasa 6 meters. Ito, nasa 6 meters. Ito 3. Kaya lang magdi-drip ka, yun ang risky yung lupa eh. Baka mag-bar down eh. Yun yun. Problema dun eh. Huwag na muna natin ano yung ano niyan, yung giveaway. Direct ito, muna tayo sa ilalim. Delikado yung yun. Ano, delikado yung standong lupa eh. Baka gumuho. Butasin mo naman sa taas. Hindi. Ano malaki. Pero, no? Oo. Baka yan yung nag-check na rin dito sa banda rito. Hindi kaya. Hindi dun eh. Ito yun sa kabila? Doon. O, pag ganun. Sa east? Oo. Nasa east. Gano'n pa ba kalayo yung giveaway niya? Malayo eh. Baka malayo. Baka nalulusa sa padre yun eh. Ito yung giveaway. Ito yung bulyom. Malayo. Sa may padre. Baka mamaya nasa padre. Baka nalulusa sa padre. Try natin to. Wala rin yung papar. Pero padre. 3 meters pa tayo lang. 6 meters pa? So, kaya yung ano ah, yun yung scan natin. Ang giveaway ay may 3 meters. So, ngayon. Ayan, 6 meters talaga oh. 6.10.
Okay, mga ka-TH, nakita niyo yung actual scan doon sa pinag-detect na sa atin. Pinabinda natin mga ano, mga manual detector, tsaka itong AKS locator natin with 3D scanner.